Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang tatlong babae na ito ay tinaguri ang murder babes. Sila ay nahuli matapos patayin at putulin ang katawan ng isa nilang kasamahan sa bar. Ang local media sa Thailand ay nahumaling sa kaso na naging dahilan upang ituring ang mga ito na parang mga instant celebrities. Sa paglutang ng mga impormasyon tungkol sa kanila, ang mga babae ay lalong sumikat. Ilang mga negosyante sa Thailand ang kumita at nakinabang sa kanilang kasikatan. Ang mga batang babae ay bumili ng bags na katulad ng mga suot ng mga suspect at iba pang mga souvenirs na may kinalaman sa mga ito. Pero ang ibang mga tao naman ay hindi napigilan na magtaas ng kilay at questionin ang pag-uugali ng media pati ang mga kapulisan. Ating balikan ngayon ang kaso na nangyari sa Thailand. Pero bago tayo magsimula, uulitin ko, if I mispronounce their names, that is only because I don't speak Thai. Ang biktima ay si Warisara Klinju. Siya ay 22 taong gulang at nagtatrabaho siya sa isang bar sa Thailand bilang isang hostess. Ayon sa mga articles na nabasa ko, siya ay may karelasyon na isang babae na dati niyang kaeskwela. Pero as I dig deeper sa kanyang background, si Warisara ay merong asawa. Siya ay kasal sa 35 taong gulang na lalaki na hindi alam na siya ay nagtatrabaho sa bar o pati ang pakikipagrelasyon nito sa isang babae. Maging ang kaugnayan at paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot ay hindi rin alam ng kanyang asawa. Marami ring mga articles mula Thailand ang nag-report na marami itong mga babaeng nobya at malimit din siyang maging parte ng isang group sex na kadalasan sa mga babae ay nakikilala niya lamang sa internet. Ang mga detalyeng ito ay hindi napansin ng kanyang asawa dahil sa abala ito sa pagtatrabaho sa ibang lugar. Ang kalimitang sinasabi ni Warisara sa kanyang asawa ay pupunta ito sa bahay ng kanyang ina upang magawa niya ang kanyang mga gusto. Ang kanyang asawa ay nagulat nang malaman na si Warisara ay meron palang double life. Nang panahon na nagtatrabaho si Warisara bilang hostess, nakilala at naging matalik niyang kaibigan si Priyanuch Nungwang Chai o mas kilala sa tawag na Priyo at Kawita Rachada. Bilang isang hostess, ang kanilang ginagawa ay batiin at mag-entertain sa kanilang mga guests. Pero ayon sa mga balita, maaaring may ginagawa pa silang mga extra service. Ayon sa mga reports, ay parte din ng kanilang trabaho ang makipagtalik sa mga guests kung hilingin ng mga ito. Para sa mga taong hindi pa nakakarating sa Thailand o hindi gaanong pamilyar sa Thailand, ang prostitution doon ay technically isang illegal na gawain. Pero ito ay normal mo lang na makita lalo na sa capital nitong Bangkok o sa Pattaya at iba pang lugar doon na maraming mga tao. Ang mga tao doon ay karaniwang nasasangkot sa prostitusyon dahil sa iba't ibang mga rason. Pero ang kadalasang dahilan ay kailangan ng mga ito ng pera o kaya naman ay pinuwersa sila na gawin ito. Hindi rin nakakagulat na ang mga batang babae ay kabilang din sa prostitusyon. Nang nangyari ang krimen na ito, lumutang ang isang mabigat na aligasyon na ang mga batang babae ay inaalok sa mga matataas na opisyal sa Thailand na parang isang dessert o panghimagas. Sa pagtagal ni Warisara sa kanyang trabaho, silang dalawa ni Priyo ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Mas lumala pa ito nang di umano ay hindi nabayaran ni Warisara ang kanyang droga na inutang kay Priyo na nagkakahalaga ng 1,500 baht. Si Priyo at ang kanyang asawa ay di umanong mga drug pushers at drug dealers din na karaniwang nagbebenta ng methamphetamine o mas kilala sa Pilipinas na shabu. Ang kanilang away ay lalo pang lumala dahil di umano ay lumapit at inireport ni Warisara sa mga otoridad na ang asawa ni Priyo ay isang drug pusher na naging dahilan para ito ay arestuhin.
Pagkatapos nito ay bigla na lamang naglahong parang bula si Warisara. Ang unang tiningnan ng mga otoridad ay ang kanyang asawa na si Sakchay Batungdi. Nang ito ay nasa custody na ng mga kapulisan, ay nagulat siya sa kanyang mga nalaman tungkol sa kanyang asawa. Nagulat siya na ito pala ay nagtatrabaho bilang isang hostess. May mga kasintahan itong mga babae at kahit ang paggamit nito ng droga ay hindi rin niya alam. Ang mga kapulisan ay kalaunang inirelease siya dahil napatunayan nila na ito ay inosente. Nang nag-backtrack sila sa mga huling sandali ni Warisara, gamit ang CCTV ay nakita nila na noong May 23, 2017, ito ay nahagip na pumasok sa isang itim na sasakyan kasama ang kanyang mga kaibigan at katrabaho na sina Kawita at Priyu. Nang chinek nila ang plate number nito, ay natuklasan nila na ang sasakyan ay nirentahan lamang. Ang kanyang mga katrabaho sa bar ay nagpatunay din na huli nila itong nakita noong May 23. Ang mga otoridad ay nahirapan naman na mahanap ang kanyang mga kaibigan dahil ang mga ito ay pinaniniwalaan na umalis na ng Thailand. Ang mga tao sa Laos ang nagtip sa mga otoridad sa Thailand na namataan ang mga babae gamit ang CCTV sa isang mall. Nalaman din ng mga otoridad na ang mga ito pala ay nakakuha agad ng trabaho sa isang massage parlor. Pero dahil sa kasikatan ng kaso, si Priyu ay nakapagtrabaho lamang sa massage parlor ng 2 araw dahil napilitan itong lumipat sa maliit na bayan para maiwasan na may makakilala sa kanya. Ang mga ito ay lumipat sa Myanmar mula Laos at doon sila sumuko sa mga otoridad. Umamin agad ang mga ito at sinabi na may kinalaman sila sa pagkawala ni Warisara. Ayon sa mga ito, noong May 23, sinabihan nila na may maganda silang trabahong iaalok dito kaya sumama ito sa kanila. Nang nasa loob na ng kotse, si Priyu ay biglang naging bayulente. Gamit ang plastic bag mula sa isang convenience store, inilagay niya ito sa ulo ni Warisara hanggang mawala na ito ng hininga. Ayon kay Priyu, wala sa kanilang plano na patayin si Warisara dahil ang gusto lamang nila ay takutin ito. Itinuloy lamang niyang patayin ito dahil di umano ay binantaan sila ng biktima na kapag siya ay nakaligtas ay papatayin niya ang mga ito. Nang masigurado nilang patay na si Warisara, tinawagan nila ang isang babaeng nagngangalang na Apuan at isa pang lalaking si Wasin para idispatcha ang bangkay. Ang grupo ay pumunta sa isang hardware store para bumili ng isang lagari. Dinala nila ang bangkay ni Warisara sa isang hotel at doon nila pinagputol-putol ang katawan nito. Ayon sa mga hotel staff, noong araw na yun, ang grupo ay umalis ng hotel na hindi nagbabayad at nag-iwan ang mga ito ng masangsang at mabahong amoy sa kwarto na kanilang tinuluyan. Noong May 25, kasama ang mga sospek, pumunta ang mga otoridad sa isang lugar malapit sa isang resort at doon nila nakita ang isang mababaw na libingan na tinakpan ng isang steel sheet. Ang katawan nito ay pinutol sa gitna at sa katabing mga basurahan ay nakita ang puwet, mga hita at mga paa ni Warisara na binalot gamit ang garbage bag. Sa isa pang basurahan ay nakuha naman ang kanyang torso na nakakabit pa ang braso at ulo nito. Pero ang kanyang mga kamay ay nawawala. Ang mismong itsura ng bangkay ay makikita mo pa rin sa internet hanggang ngayon, pero katulad ng mga sinasabi ko lagi sa channel na ito, huwag mo nang tangkain hanapin pa, para na rin ito sa kapakanan ng mental health mo. Dito din ipinademonstrate ng mga kapulisan ang ginawa ng mga ito sa katawan ni Warisara. Kinailangan silang palibutan ng napakaraming mga pulis para hindi sila sugudin ng mga galit na mga tao. Ang mga ibang tao naman na nakakita ng Facebook Live ng mga otoridad sa Thailand ay hindi nagustuhan ang pagpapakita ng mga ito ng bangkay dahil para sa kanila ay hindi ng mga ito nirespeto ang nangyari sa biktima o maging ang reaksyon ng pamilya nito. Ang mga sospek ay lumuhod din sa harapan ng pamilya ni Warisara at humingi sila ng tawad sa kanilang nagawa. Pero ang mga taong nakakita sa kanilang paghingi ng tawad ay nagsabi na hindi totoo ang kanilang mga emosyon. Sinampahan silang lahat ng mga kasong premeditated murder including concealing the victim's body.
theft at pag-overstay dahil sa expired na visa sa Myanmar. Ang mga media ay mabilis na binansagan ang leader ng grupo na si Priyo bilang isang femme fatale o sa Tagalog ay babaeng maganda at kaakit-akit na karaniwang nagiging sanhi ng gulo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil sa kasikatan ng kaso, ang mga reporters ay ginawa ang lahat para malaman ang pagkatao ni Priyo tulad ng kanyang kabataan, paano siya lumaki, at kahit ang mga sobrang personal na impormasyon ay ipinapakita at binabandera nila sa telebisyon. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang mukha ay naging front cover ng mga dyaryo at bawat channel sa telebisyon. Dahil din sa kasikatan, ang nangyari ay binansagang pre-phenomenon ng media. Kaliwat kanan ang mga balita na sa tuwing makikipagtalik si Priyo ay sinisingil niya ang kanyang mga customer ng 5,000 baht sa isang gabi. Bukod sa kanyang trabaho sa bar, siya ay kumikita din sa kanyang sideline na pagiging isang webcam model. Dahil sa kanyang mga kita, nagawa niyang dumaan sa isang plastic surgery. Si Priyo ay mula din sa isang mahirap na pamilya. Kaya nang siya ay kumikita na ng malaking pera mula sa kanyang mga trabaho, ay malimit niyang ipakita ang mga branded at mga luxury brands na kanyang nabibili sa kanyang social media. Pagkatapos ng mga salarin na maaresto, nag-upload ng isang litrato si Priyo na nakasuot siya ng isang t-shirt na may larawan ni Chucky. May lumutang din sa balita na siya ay isang masunuri na anak na pinatayuan ang kanyang ina ng bahay. Ang mga supporters nila sa internet ay lumutang at ang mga ito ay pinuri ang pagsuko at pag-amin ng mga ito. Habang naghihintay ng paglilitis, ang mga negosyante ay hindi pinalampas ang pagkakataon at nagbenta sila ng mga keychain na may mukha ni Priyo at ibang mga bagay na may kinalaman sa tatlo. Ang pinakamabenta na produkto ay ang replika ng una ng mga ito nang sila ay natulog sa police station. Nang nakuna ng media ang mga salarin na may mga dalang makukulay na striped bags, ito ay agad sumikat at naging mabenta. Hindi lamang publiko ang mukhang natutuwa sa kaso pero maging ang mga otoridad. Lumutang ang mga litrato ng mga salarin habang sila ay nasa custody ng mga kapulisan. Ang mga ito ay nakitang naninigrilyo, naglalagay ng makeup at sa ibang litrato ay nagawa pa ng mga ito na makapaglagay ng face mask. Ang mga otoridad ay kasama sa litrato si Priyo na naka-peace sign. Binatikos din ng mga publiko ang mga otoridad dahil ang mga suspect ay walang mga posas. Pero sa depensa naman ng mga otoridad, sinabi nila na sinunod nila ang standard procedure at ang paglalagay ng makeup ng mga babae ay hindi nila pinagbabawalan. Upang matapos na ang issue, ang mga police officers na nakitang kasama ni Priyo sa litrato ay inilipat ng ibang presinto dahil napatunayan na ang kanilang mga ikinilos ay hindi naging propesyonal. Noong May 10, 2018, napatunayang guilty ang mga ito sa mga kasong isinampas sa kanila at sina Priyo at Kawita ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Pero kalaunan, ito ay napababa sa 34 years and 6 months dahil sila ay nakikooperate at umamin sa mga otoridad. Ang isa pang babae na kasama nila na si Apwan ay pinatawa naman ng 33 years and 9 months. Ang tanging lalaki na kanilang kasabwat na si Wasin ay pinatawa ng 23 years, 4 months and 20 days sa kulungan. Sa investigasyon ay lumabas na ang nobya ni Wasin ay tinangkang ipagbenta ang cellphone ni Warisara. Kaya hinatulan din ito na makulong ng isang taon. Inutusan din silang lahat na magbayad ng 1 million baht sa pamilya ni Warisara at karagdagang 100,000 baht para naman sa nagastos ng mga ito sa burol. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito.
please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!